Umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Inaanyayahan po kayo sa isang magandang kasaysayan na aking ibabahagi sa inyo ngayon. Marahil sa unang-unang pagkakataon, dito sa ating Rita Gadis Hour, ay maibabahagi ko sa inyo ang aking mga nalalaman at ang aking mga pinag-aralan at ang aking mga ginawang interview tungkol sa buhay ng isang ina na sa ngayon ay maaari nating ipagmalaki sapagkat sa kanyang pinanggalingan hanggang sa kanyang naabot sa kasalukuyan, maituturing natin na talagang isang tunay na ina ang kanyang buong buhay. Ang pinag-uusapan po natin at nais kong ipabahagi sa inyo ngayong hapon na ito, itong isang oras natin ng Rita Gadis Hour, ang buhay ni Imelda Romualdez Marcos. Simulan natin ang kanyang kabataan. Pinanganak siya sa isang ospital, ang San Juan de Dios Hospital. Ngayon, nasa Rojas Boulevard na yan. Pero nung siya ay pinanganak, ito ay nasa loob ng Intramuros. At doon siya nakita ng unang-unang pagkakataon, hindi lamang ng kanyang ama, kundi yung ibang mga kapatid niya sa unang ina, sa unang asawa ng kanyang ama. Si Imelda ay anak ng Remedios Trinidad, pangalawang asawa ng kanyang ama na si Orestes. Siya ay galing din sa tinatawag natin yung Romualdez heritage, kung saan yung kapatid ng kanyang ama na si Orestes, yung kapatid niyang si Miguel, ay siyang naging mayor ng Manila, at yung isa namang kapatid ay naging isa pang tagasulat ng ating sa ating constitutional commission, yung ating konstitusyon, at kasama rin doon sa ating Supreme Court. Kaya magigiting ng mga abogado itong pamilya ni Orestes at saka kanyang mga kapatid. Si Remedios Trinidad naman, yung ina ni Imelda, siya naman ay taga Bulacan. At sa kanyang lahi rin makikita natin na sila yung tinatawag na masisinop, magagaling sila sa mga iba't ibang bagay sa pag-aalaga ng bahay. At alam naman ninyo yung mga tinatawag ang mga taong taga Bulacan, talagang masisipag lahat yan. At si Remedios, isa siya sa mga graduates ng music sa Universidad ng Pilipinas, sa konserbatoryo dyan. Kaya masasabi natin na magandang pagkakataon ang kanilang nakita sa isa't isa na sila ang nagtagpo para maging magulang ni Imelda. So, paano ba nangyari ito? Yung ama ni Imelda na biudo, meron siyang limang anak sa unang kanyang asawa. At sabi ng kanyang ina, yung lola ni Imelda, ay naku Orestes, kailangan mo sigurang mag-asawa ulit sapagkat hindi pwedeng nag-iisa ka sa buhay at walang mag-aalaga sa'yo sapagkat yung mga anak mo sa sinauna, malalaki na rin. Sa makatawid, yung bunsong anak niya sa unang asawa niya ay magtatapos na ng high school. Kaya ang ginawa ng lola ni Imelda, pumunta sa mga madre. Yung mga madre na sa orphanage, yung nag-aalaga ng mga bata na walang mga magulang. Karamihan din ng mga tumutulong sa mga madre dyan ay yung mga dalaga na ayaw nilang mag-asawa o kaya ay meron silang mga rason kung bakit andyan sila para tumulong sa mga madre. Ngunit karamihan sa kanila ay mga bata pa rin. Sabi nga, karamihan dyan yung mga broken-hearted. Isa na dyan, masasabi natin, yung si Remedios, yung ina ni Imelda. Sapagkat nagkaroon siya ng isang manliligaw at sinabi nga na pagbalik ng kanyang manliligaw galing sa ibang bansa at sa kanyang pag-aaral, ay magpapakasal sila. Liligawan siya ng tunay at pagkatapos magpapakasal sila. Hindi naman ito natuloy sapagkat hindi na bumalik itong binatang ito. Kaya medyo hindi naman natin masasabing nasawi sa pag-ibig, ngunit malungkot. Kaya ang ginawa niya, pansamantala, habang siya naman ay hindi pa nagtatrabaho sa ibang lugar, ay pumunta siya dyan sa orphanage para ang kanyang panahon ay kanyang maibibigay sa pag-aalaga ng mga bata. Ang kagandahan nga niyan, marunong siyang tumugtog ng piano at doon nga daw tumutugtog ng organ. At ito ay nakakaaliw din sa mga madre at dun sa mga kabataan. Sa madaling salita, doon pumunta yung lola ni Imelda at sinabi sa mga madre, naghahanap ako ng pwedeng mapangasawa ng aking anak na biudo. Medyo nagulat yung mga madre, naku po, titingnan natin kung merong makakasundo itong mga dalaga namin dito sapagkat biudo pala yung asawa ng iyong anak. Sa madaling salita, sabi nga ng lola ni Imelda, magpapamerienda ako sa bahay.
at pasusundo ko kung sino man ang pwede dyan sa mga dalaga mo para ipakilala sa aking anak na si Orestes. Tandaan nyo, si Orestes ay hindi lamang abogado. Kasama niya yung mga kapatid niya, meron silang tinatawag na bufete, meron silang law firm dyan sa Escolta. Pero ang sabi nga nung lola, ng nanay niya ay malungkot at nag-iisa. Kaya yan, si Orestes, graduate siya ng law at siya rin ay Doctor of Laws sa University of Santo Tomas. Ang nangyari dyan ay, nung nagmamerienda nga, meron tatlong dalaga, magaganda sila na naanyayahan doon sa bahay ng lola ni Imelda para maghanap nga kung sino kaya ang pwedeng tumugma doon sa kanyang anak na si Orestes. Yung isa tinanong ng lola, anong alam mong gawin? Marunong ka bang umawit? Marunong ka bang tumugtog ng kahit na anong musical instrument? Ang sabi ng dalaga ay, hindi po ako marunong umawit. Marunong po ako magtahi. Marunong din ako mag-crochet. O, yung isa naman, tinanong ng lola ni Imelda, ikaw, anong kaya mong gawin? Marunong ka bang umawit? Marunong ka bang magtugtog ng kahit anong musical instrument? Violin man o piano? Ay, hindi po. Marunong lang po ako magluto. Magaling po ako magluto. Parang medyo nalungkot yung lola. Sabi niya, ano ba ito? Sapagkat nung panahon na yon, pag dalaga ka, kailangan nakapag-aral ka magpiano o marunong kang umawit o meron kang alam ng musical instrument. Parang yon ang kadugsong ng iyong pagiging dalaga at ikaw lumalaki. Meron kang alam ng creative art or meron kang sa art man lang, meron kang maipapakita. Yung pangatlo, si Remedios, tinawag ng lola. Hindi na siya sumagot. Tumayo ang Remedios, pumunta sa piano at nag-umpisa siyang tumugtog. Ang kanyang tinugtog na pyesa, ang pamagat noon ay Ako'y isang ibong nasawi. Habang tumutugtog siya, tumayo ang Orestes at tinabihan niya si Remedios. At sumabay siya, kumbaga sa piano, four hands. Pareho silang tumugtog at sabay din silang umawit. Si Orestes na nawala ng asawa na byudo at ito naman si Remedios na, yun na nga, hindi na bumalik yung kanyang, hindi naman nobyo, ngunit yung kanyang lumiligaw sa kanya. Hindi alam ni Remedios na ang sumulat pala, ang gumuhit nung yung kanilang tinutugtog at yung mga lyrics na andun na nakasulat at kanilang inaawit, si Orestes pala ang gumawa. Sapagkat si Orestes, marami na siyang nagawang mga compositions na ginagamit sa mga nag-aaral ng music, nag-aaral umawit, nag-aaral ng piano. Marami dyan mga basic exercises, yung mga compositions, yung mga pyesa na kanyang sinulat at yan ginagamit sa mga konserbatoryo ng music. Kaya yun ang nangyari. Sa madaling salita, hindi nagtagal, nag-asawa silang dalawa at ang unang-unang anak nila ay si Imelda. Ang sabi nga, napaka-cute daw na bata itong si Imelda at cute na rin habang lumalaki. Mahal na mahal siya nung kanyang inang si Remedios at ni Orestes. Parang siya ba yung artista na dumating sa kanilang buhay sapagkat habang lumalaki si Imelda, 3 years old, ay umaawit na. May awit siyang ginagawa at mayroon din siyang sayaw para tuwing nagkakaroon ng pagdiriwang ang mga Romualdes, alam na niyo, isang malaking pamilya yan. Dami-daming mga kamag-anak. Sabi nga ni Imelda, para kaming rabbits, ang dami-dami namin. So tinatayo na siya sa lamesa at doon, pagka-signal ng kanyang ina, kumakanta na siya, nagsasayo na. Maliit pa, magaling na siya dyan sa pag-entertain. Kaya sanay na sanay siya pagka maraming tao na marunong kumanta at marunong siya mag-entertain. Ganyan siya nung maliit hanggang sa paglaki niya. Sa makatuwid, kahit na nga nung lumalaki na siya, parati siyang nagiging iniimbita sa mga iba't ibang mga school plays. Siya ang parang ginagawa nilang bida. Pag may mga dumadating na mga VIP, sapagkat matangkad siya, 9 years old, may matangkad na siya at maganda. Siya yung nangunguna sa mga iba't ibang mga sumasalubong sa mga dumarating na mga politicians, mga VIP sa airport, nagbibigay ng bulaklak o kung ano man ang kanilang pagsalubong doon. Kaya doon pa lang nakikita na sa kanilang bayan sa Tacloban, talagang kinakailangan na parati siyang andon sa mga performances. Siya yung Mama Mary pagka meron silang school plays. Pero parang ang bilis ng kwento ko. Tingnan muna natin nung andito sila sa Maynila, doon sila nakatira. Sa isang bahay sa tapat ng Malacañang. Coincidence ba yan? Nakakatuwa, hindi ba? Kung bakit doon ang kanilang tinirahan. Parang family home sapagkat, tandaan ninyo, yung kapatid ng kanyang ama ay mayor ng Maynila. Kaya may bahay sila dyan sa
dyan sa tapat ng Malacañang, meron din silang bahay sa Pandacan. Andyan pa yan hanggang sa kasalukuyan, makikita ninyo yung kanilang Romualdez na bahay, doon pa rin yon. Kaya sa madaling salita, dyan lumaki si Imelda. Nag-aral siya doon sa mga eskwelahan, dyan din sa Mendiola. Nung umabot na siya ng 8 years old, 8 taong gulang siya, kapapanganak lang ng kanyang ina, siguro mga 1 month and a half or about 2 months, at magpapasko. Marami siyang niluluto sapagkat alam naman ninyo, malaki nga yung mga pagdiriwang ng mga Romualdez at magpapasko. Marami siyang ginagawang mga hamon. Nung panahon na yon, talagang medyo mahirap talaga gumawa ng mahon, ng hamon. Nilalaga, sinasabit at pinapakuluan at pagkatapos binibilad pa. Marami, mahabang seremonya. At siguro nga, kapapanganak lang niya, napagod. At nung gabi na yon, nung isang gabi, siya at saka yung nanay niya at saka si Imelda, sapagkat talagang mahal na mahal siya at talagang paborito siya, sapagkat siya nga ang parating tinatawag kapag pag-aliw sa mga gatherings na yan ng mga Romualdez. Naglakad sila sa tabing ilog dun sa Pasig. Sabi ko nga, katapat lang sila ng Malacañang at sa likod niyan ay merong bank, daanan. Malinis pa yan nung panahon na yon. Naglalakad sila at biglang nagkampana na ang simbahan ng alas 6 na Angelus at sila'y pauwi na, ngunit umulan kaya nabasa yung kanyang ina. Pagdating sa bahay at nung gabi ay malakas na yung ubo ng kanyang ina, nagkalagnat na, at hanggang sa lumala dinala siya, tinakbo siya doon sa Sinian Clinic. Hanggang ngayon andyan pa, Sinian Hospital na yan. Katapat yan nung St. Michael na parokya, yung simbahan ni San Miguel. Yan ang parish nila Imelda nung panahon na yon. Andyan pa rin yung San Miguel Church. At katapat niyan yung Sinian Clinic. Doon dinala ang kanyang ina. At pagkatapos nga ng siguro isang linggo o ilang araw, lumala yung kanyang sakit, yung kanyang pneumonia. At 8 taon si Imelda noon nung namatay ang kanyang ina. Yan ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay niya, sabi nga ni Imelda. Ngunit hindi siya nakaiyak sa bigat ng kanyang lungkot at sa bigat ng kanyang pagdadalamhati. Sabi nga, I did not know how to cry. Kasi yan ang kanyang buong buhay, ang kanyang ina. Yan ang nag-alaga sa kanya, yan ang gumawa ng mga damit niyang magaganda, yung mga ribbons para sa kanyang buhok at lahat. Kaya sabi nga niya, ang bigat talaga na nangyari. Ang nangyari ngayon ay mas malaki rin ang lungkot na nangyari sa kanyang ama, kay Orestes. Kaya nag-resign siya doon sa kanilang law firm at sabi nga niya, doon na lang tayo tumira sa probinsya. Kaya at 8 years old, umuwi sila sa Tacloban. Yun ang kinikwento ko nga sa inyo. Andun sa Tacloban, si Imelda, habang lumalaki, doon siya nag-aral sa kolehiyo doon hanggang sa nakatapos na siya ng kanyang primary, ng kanyang high school, hanggang sa college, doon sa eskwelahan na ngayon ang tinatawag dyan ay Divine Word University. Doon siya nakapagtapos ng kanyang education. Yun ang kanyang major sa nag-major siya ng history at nakatapos siya ng education. Ngunit nung nag-aaral siya, ang nangyari nung first year college siya, ang sabi ng kanyang mga kaklase, naku, Imeldi, kasi nga magaling ka magsalita, magaling ka kumanta, at saka matangkad ka, maganda ka. Sige nga, ikakandidato ka namin para sa student council. Sabi niya, paano ito? First year student lang ako nung college siya. Ang kalaban niya sa pagka-presidente ng student council ng universidad na yon ay fourth year law student. At hindi lang yan. Yung ama niya ay dean of the College of Law. Kaya talagang wow, ibang klase ang nangyayari dito, sabi nga sa campus. Kinausap siya ng kanyang ama, totoo ba ito, Meldy? Tatakbo ka para presidente ng student council? First year college ka lang? Sabi niya sa kanyang ama, pagbigyan mo ko, Papa, sapagkat alam ko makakaya ko ito, sapagkat sabi nga ng aking klase ay tutulungan nila ako magkampanya at mananalo ako, sabi niya. Ang sabi naman ng kanyang ama, alam mo ba, anak, na ako ang Dean of College of Law at fourth year student of law ang kalaban mo. Anong sasabihin ng mga estudyante dito? Baka sabihin na, porket anak kita, may mangyayari na kikilingan kita o ano. Sabi ni Imelda, basta pabayaan mo ko, Papa. Kaya nag-anunsyo yung kanyang ama sa College of Law. Ang sinabi niya, kung sakali man na manalo itong anak ko na si Imelda, sapagkat first year lang siya dito sa universidad na ito at ang kandidato ay estudyante ko dito sa College of Law, I will resign.
Yun ang sinabi niya sa College of Law at sinabi niya sa buong student council. Sa madaling salita, talagang malaki ang ano, kampanya na nangyari dyan. Nanalo si Imelda. She won as the president of the student council. First year pa lang siya. Ang ama niya ay nag-resign. Doon natin makikita talaga sa panahon na yon kung kagaano ang honor at dignidad ng ama ni Imelda. At si Imelda din ng panahon na yon, nakita niya kung ano ang respeto sa kanya at pagmamahal ng kanyang ama. At yun na nga ang isang maliit na anecdote na nais kong ipabatid sa inyo sapagkat maraming hindi nakakaalam nito. Akala lang ng karamihan si Imelda maganda lang o kaya ganito lang ang kanyang dinaanan. Ngunit nakapagtapos siya ng College of Education at ang kanyang major ay history. Ang ganda ng kanyang na major sapagkat nagamit niya yan. Yan ang kanyang hilig talaga. The history of the world, the history of humankind, the history of civilizations, the history of our country. Yan ang kanyang talagang, kung sasabihin nga, minaster niya yan. Nung siya ay nakagraduate niya, naisa niyang magturo sapagkat yun naman ang kadarmihan ng mga nakakatapos ng education. You go back to TEA, not go back. You enter the teaching profession. Nung nag-apply siya, dinala siya magturo sa grade 1. Pumunta siya, well, tinanggap niya. Ngunit habang nagtuturo siya, naisip-isip niya, honor student naman ako. At nakatapos naman ako ng may major pa ako ng history. Bakit naman ang grade 1 ang aking tuturuan? Pwede naman siguro sa high school ako magtuturo. So pumunta siya sa principal. Sabi niya sa principal, why am I teaching grade 1? I am a college graduate, I am a major in history, at may honors naman ako. Alam niyo kung ano sinagot ng principal sa kanya? Alam mo, Imelda, ang pinakamahirap na turuan talaga ang grade 1. Sapagkat sila ang unang-una na mumumulat ang kanilang mata at makikinig sa kanilang pag-aaralan. At kailangan talaga magaling ang kanilang magtuturo. Hindi lang sa magaling, kailangan attractive enough para yung kanilang ma-absorb na knowledge ay talagang ito ay magmamarka sa kanilang mga utak at sa kanilang mga damdamin. At napili ka namin sapagkat kayang-kaya mo yan. The first opening of the minds of these young children will be something that will be beautiful for them. At ikaw ang napili namin para dyan. Kaya ang sarap ng pakiramdam ni Imelda sapagkat ganun pala ang ibig sabihin na nagtuturo sa grade 1. Ngunit ang nangyari naman sa kabilang dako, ang dami-dami lumiligaw sa kanya. Kasi syempre maganda siya, siya ang parating naging Rose of Tacloban pa siya. Yan, Rose of Tacloban, ibig sabihin niya malaking-malaking aparada yan sa Tacloban tuwing piyesta. At yung Rose of Tacloban na isa na sa isang ano yan, anong tawag dito, yung parang isang carriage na isang rose yan na nakasara. Pagkatapos umaandar yan, pagdating na doon sa harapan ng stage ng mga VIP, bubukas yung rose na yan at lalabas yung Rose of Tacloban. Ang sabi nga ni Imelda, akala nyo madali yan, ay nakupo. Nasa loob na ako ng rose na yan at pagkatapos ang init-init. Pagdating ko na doon sa lapit na sa VIP at bubuksan yan rose, pag ako ay lalabas na punong-puno na ako ng pawis para na akong tuyo na rose na lumalabas doon sa karosa na yan. Anyway, ganun nga ang nangyari sa buhay ni Imelda noon. Kaya sabi nga nung kanyang ama at sinabi rin ng kanyang mga kamag-anak, naku, baka maligawan niya ng mga ano dito, yung mga nakakurbata, yung mga nakabarong Tagalog, maliligawan niya ng mga insurance agent, yung mga agent, mga medrep at the time, yung mga nagbebenta ng mga gamot, baka yan lang ang mapangasawa niya. Kaya sinabi noon, at that time, remember, ang Speaker of the House ay Danieling Romualdez, isang pinsan ni Imelda. Kaya sabi ni Danieling Romualdez, Daniel Romualdez, naku, Orestes, padala mo na yung anak mo dito sa Maynila. Kasi maliligawan lang yan, at yun nga ang mangyayari sa kanya, mga agent-agent lang yan mapapangasawa niyang anak mo. Kaya noon, wala kasing anak, yan si Daniel Romualdez at yung kanyang asawa, si Paz Gueco. Kaya parang na-adopt na rin nila in a way si Imelda dito sa Maynila. Nung dumating si Imelda dito, sabi nga ni Paz, ang ganda-ganda mo at saka ang galing mong umawit. Kaya pinasok siya sa Philippine Women's University, binigyan siya doon ng scholarship para mag-aral yung talagang formal training sa kanyang voice, sa kanyang pag-aawit. At doon, nakilala siya nung kanyang mestra na sabi nga ang ganda-ganda nito, kinuha yung kanyang retrato
na meron siyang isang retratong maganda at sinubmit ito doon sa isang contest para sa Miss Manila, kung saan magkakaroon dito ng Eucharistic Congress at magkakaroon ng malaking parada. Darating yung Miss Universe na si Army Cusela, kaya kinakailangan yung paparada dyan na Miss Manila maganda rin. Sinubmit yung picture ni Imelda at yun na nga, ang nangyari dyan ay hindi siya nanalo. Ang nanalo pala, yung mas maraming nakuhang balota na kasi nagbebenta, nagfa-fundraising. Kaya yung nanalo, yung mas maraming nakuhang ballots at maraming nakuhang nabenta na ballots. Si Imelda, siguro pangatlo, pang-apat lang. Kaya nung nagkaroon na ng ipipresent na sila sa Mayor of Manila para sabihin na ito na yung mga kandidato at ang nanalo dito ay yung si ano, yung nakalimutan ko yung pangalan. Nakita ngayon, isa sa mga judges nga doon, nakita si Imelda. Kaya sinabi nga, oh, bakit hindi siya nanalo? Tapos sinabi nga, kasi kulang nga ang nakuhang pera sa balota. So sabi nga ni Amorsolo, what is this? Is this a contest for beauty or for money or for ballots? Kaya ang nangyari dyan ay, sabi nga ni Mayor Lacson, oh sige, yung Miss Manila, siya yung nanalo kasi marami siyang nakuhang bayad doon sa mga ballots na binenta. Ngunit si Imelda, gawin natin siyang Muse of Manila. Pero sa parada, siya nang ilagay natin sa una para makikita doon sa parada yung maganda ang Maynila, si Imelda yon, at yung talagang Miss Manila, siya naman ang sumusunod, yung talagang nanalo na kinoronohan. Kaya na nagsasabi nga, maraming ang chisme sinasabi na, ay si Mayor Lacson ang pumili niyan, ang nagkaroon ng kasi na, mahal daw siya ni Mayor Lacson o ganun. Ang katotohanan niyan, yung ating national artist, si Fernando Amorsolo, siya ang nagsabi, kailangan si Imelda ang ilagay dyan sa unahan kahit na hindi siya ang nanalo. Ngayon, sa mga media, ang sinasabi, Miss Manila, Miss Manila, Muse of Manila ang kanyang title. Yung Miss Manila, yung pa rin. Excuse me, hindi siya tinanggalan ng titulo. At siya pa rin ang kasama sa parada. Anyway, pagkatapos noon ay, ito na yung love story ni Imelda at ni Ferdinand. Kaya doon siya nakatira sa bahay ng Speaker of the House. Tandaan ninyo, nung panahon na yon, dalawa lang ang political party sa Pilipinas. Yung Liberal Party at yung Nationalista Party. Ngunit itong si Marcos, porket opposition siya sa presidente at doon sa Speaker, tuwing nagkakaroon ng deliberations sa budget, malaking debate yan, siya ang parating tumatayo, nag-o-oppose. Bawat programa na nakasulat dyan sa budget, tandaan ninyo, ganun din ang budget noon. Yung Office of the President magsasubmit ng budget sa Congress will deliberate, at sila ang maghihimay niyan. Titingnan kung anong ma-approve, titingnan kung anong pwedeng alisin, ganun. Ang nangyari nung isang gabi, sabi nga nung ni Paz, halika Imelda, samahan mo ko, punta tayo ng Kongreso, sunduin na natin si Daniel. Sapagkat gabi na, masyado nung gabi yung deliberations nila. So, pumunta sila sa Kongreso, naghintay sila sa parking lot, nilalamok-lamok naman sila. Nung panahon na yon, nakapambahay lang si Imelda at nakachinelas kasi ang alam niya, doon lang sila sa kotse mag-iintay. Ngunit nilamok sila doon. Kaya sabi ni ng kanyang pinsan, ng kanyang cousin-in-law, si Paz, akyat tayo doon sa kantin. Doon lang tayo mag-intay kasi air-conditioned doon. Ang lamok-lamok dito sa baba, akyat sila ngayon. So, andun sila sa kantin, nag-iintay habang doon sa session hall, ayan na, si Marcos tira na ng tira laban kay Speaker Romualdez. Hanggang sa nagkaroon ng break, pumasok si Marcos na sa kantin kasi merong recess saglit, kasi mainit na nga yung kanilang debate. Nakita niya ngayon ang Imelda nakaupo doon sa isang sulok, malayo. Sabi niya, sino yon? Sabi, pinsan ni Daniel. Sino yon? Imelda Romualdez, taga Tacloban. Lumapit ang Marcos. Tiningnan niya. Nakaupo si Imelda pero parang matangkad. Binulungan niya, sabi niya, will you please stand up? Hindi pa nga nagpapakilala na ano, sinabi lang na this is Congressman Marcos of Ilocos and this is Imelda from Tacloban, pinsan ni Speaker. Ganon. So, binulungan ngayon ni Ferdinand Marcos, the congressman, could you please stand up? Tumayo ang Imelda ngayon, nagtataka siya, bakit? Eh syempre, out of respect, kasi congressman yan, tinignan ni Marcos, ah, hindi naman pala matangkad sa kanya. Nung pag-upo, binulungan niya, I will marry you, sabi ni President Marcos. Tagtaka ngayon to si Imelda, hindi na niya pinansin kung ano man yun. Yun ang binulong sa kanya. Hanggang sa pinakiusapan na ngayon ni Ferdinand Marcos si Speaker, si Danieling, pwede ba isama mo na ulit yung si Imelda dito sa ano? Pagsusunduin ka, isama mo. Ito naman si Presidente magsaysay na nasa Malacanang,
sinabihan din si ano, sinabihan din yung si mga kasamahan niya sa Kongreso o Danieling, talagang isama mo na yung pinsan mo. Kasi habang andyan, si Marcos lumalabas ng session hall, pumupunta doon sa kantin, nakikipag-usap doon sa pinsan mong si Imelda. Kaya yung budget, mabilis mapa-approve. Kasi wala na yung si oppositionist na si Marcos doon sa session hall, natira ng tira doon sa ating budget. Ganun na nangyari. Sa madaling salita, talagang tutok talaga itong si Ferdinand Marcos, taga Ilocos. Hanggang sa magkakaroon ng Holy Week, at tinanong niya ngayon, saan kaya pupunta itong mga si Danieling pag mag-Holy Week? Ang sabi, pupunta daw ng Hong Kong. Bumili na ng ticket ngayon si Marcos papuntang Hong Kong. Di, andun siya, mag-iintay na sana siya sa airport, kung ano man yan. Nabalitaan niya, hindi pala pupunta ng Hong Kong sila. Baguio na lang daw, kasi ang dami-dami nila. Takbo na naman si Marcos, pumunta sa bahay ni Speaker. Sabi siya kay Speaker, pwede ba, magko-convoy na lang ako, kung paakyat kayo ng Baguio, sasama ako. Sa madaling salita, umabot sila ng Tarlac, papuntang Baguio, at tumigil saglit. Alam naman niyo, ang haba pa ng biyahe, no? Wala pa mga NLEX-NLEX noon. Makikitid pa mga lansangan ng panahon na yon. Kaya siyempre, tigil-tigil, iinom, pupunta sa laboratory at lahat ng yan. Nung tumigil sila ngayon sa isang lugar, sabi nga ni Marcos kay Speaker, pwede ba si Imelda pasakayin mo sa akin? Total, kasama ko naman si Joe Guevara. Si Joe Guevara is a columnist sa periodiko. Kaya tatlo sila doon sa sasakyan. O sabi ni Speaker, sige, total, paakyat naman ng Baguio. Doon pa sa sasakyan, pagsakay ni Imelda, doon na siya inumpisahan ligawan ni Marcos. Binigay ni Marcos yung kanyang pin para sa fraternity at sinabi niya, pagbalik natin galing sa Baguio, ang susuotin mo yung wedding ring. Parang ganun. Anyway, ang nangyari sa Baguio, si Marcos pala ay hindi Katoliko nung panahon na yon. He was an aglipayan. Kaya ang nangyari, nung nalaman niya si Imelda, simba ng simba, kasi Holy Week, Holy Thursday, Holy Friday, inaral niya lahat ng mga kailangan dasalin sa ano, sa simbahan, ng memorya, at nagpabinyag. Nagpabinyag siya ng Catholic para andun siya sa mga rituals natin sa Catholic Church. Nagulat nga si Imelda sapagkat alam na alam ni Marcos yung pagsasagot sa simbahan. Anyway, on one occasion, kumain sila sa labas, nagtanghalian, at pagkatapos silang kumain, sabi ni Marcos, pasyal tayo sandali, gusto mo makita yung mga strawberry fields doon sa Trinidad. At yun na nangyari. Doon sa Trinidad, yung pala sa kabilang lamesa, andun na yung judge ng Trinidad na kaupo. Hawak na pala yung marriage certificate sa bulsa niya. Nung dumating sila sa Trinidad Valley, sabi nga ni Marcos, halika muna sandali sa munisipyo. At doon sa munisipyo, halika, pirma ka, pakakasalan na kita dito. Ang bilis na napangyayari. Parang nagkaroon ka agad ng civil wedding. Nag-witness siguro yung si Joe Guevara, kung sino man yung kasama ni Marcos noon, ayun na, kinasal sila, civil wedding, na hindi man lang nakasalita na halos si Imelda, sabi ano nangyari dito, pero doon siya nagulat sa talino ni Marcos, sa galing niya, sapagkat habang sila kumakain, ang dami niya na nakuwento, mga programa, mga iniisip niyang gawin, at sabi nga ni Marcos na talagang bighani siya sa ganda ni Imelda. Anyway, sa madaling salita, pagbalik sa Manila, naku, itong periodista, yung columnist na kasabay ni Marcos, na broadcast na lahat, na sulat na sa dyaryo, ay naku, the most eligible bachelor in Congress, Ferdinand Marcos from Ilocos Norte, will be marrying or married Imelda Romualdez from Tacloban. Ayan, na broadcast na. Naku, nataranta yung pamilya ni Imelda nito. At sabi nga ng madre, yung kanyang kapatid sa unang asawa ng kanyang tatay, si Sister Bellarmine, Mother Superior General ng buong Universal Holy Spirit ng buong mundo. She was already based in Rome. As a matter of fact, siya yung pinaka, kumbaga, siya yung pinakamataas na posisyon sa Holy Spirit. At the time, Holy Ghost pa ang tawag noon. At sinabi nga kay Imelda, ano, mag-aasawa ka ng Igorot? Kasi ang alam nila, Ilocos, Ilocano, lahat ng yan. Ngayon ang nangyari, civil wedding lang yon. Kaya sabi nga, kailangan sa simbahan ikakasal. So madaling salita, May 1st, kinasal sila dyan sa, dun sa simbahan, sa Adamson University, yung simbahan na yon na napakagandang simbahan. Doon sila kinasal at si President magsaysay, gawa nga sa tuwa niya na ang nangyari sa budget ay na-approve kaagad kasi nga si Imelda andun sa session hall at parating nga si Marcos andun sa canteen, hindi na siya nakapag-filibuster, hindi na siya nakapag-upos. He opened Malacanang for the reception, sa reception ng wedding ni Imelda and Ferdinand Marcos sa Malacanang ginawa. Ilang libo ang kanilang mga naimbita dyan. Gastos lahat yan ni Ferdinand. Kaya doon pa lang sa simula pa nung kanilang pagsasama, doon na nakita talaga, mayaman na pala itong Ferdinand na ito.
Kaya sa buhay nila, marami ng story ang nangyari dyan at lahat yan marahil na didinig na ninyo na sa unang pagkakataon pa lang ng kanilang pagliligawan, ang binigay ni Marco sa kanya na singsing is an 11-carat diamond sapagkat ito ang kanilang remembrance dun sa kanyang 11 days na nililigawan niya si Imelda hanggang sa araw na sila'y nagpakasal. At maliban dyan, nung bagong kasal na sila, dinala siya ni Marcos doon sa bangko, kung saan yung, ano ba tawag doon, New York City Bank, dyan sa may Binondo pa yon, malaking building, at pinakita sa kanya at kumuha ng pera doon para kung ano man ang kailangan panggastos. Nakita, nagulat si Imelda noon, nakita niya na isang vault ng pera ang doon. At sabi nga niya, bakit? Ang tawag niya kasi kay Marcos ay Andy. Bakit Andy, dito mo tinatago ang pera mo? Bakit hindi mo i-deposito sa bangko? Ako nagtatrabaho sa Central Bank. Eh, doon may interest pa kung magtatago ka sa savings. Ang sabi ni Marcos, you know Imelda, one of the most difficult enemies you can have in politics is envy. At ayaw kong ang tao ay maiinggit sa akin gawa nitong kayamanan na ito. Kailangan ang alam nila ay kung ano ang aking magagawa para sa bayan at kung ano ang aking maibibigay na serbisyo, ngunit hindi kasi marami akong pera. So that was the beginning of their love story. Kaya nung si Imelda dinala ni Marcos sa unang-unang pagkakataon sa Ilocos, nakita rin ni Imelda yung bahay ni Marcos. Bakit ganito ang bahay niya? Ang dami, may malaking-malaking harang dun sa harapan at dun sa library at dun sa opisina. Parang isang malaking pader. Kaya sabi nga niya, sige, iwanan mo muna ako dito at ako na mag-aayos itong bahay, ganun-ganun. Ang ginawa niya, binakbak niya yung pader na yon. At nakita niya, yung pala ay parang, anong tawag nito? Parang mga hollow blocks o mga bricks na andun sa pader na yon, pinatapon niya dun sa likuran ng bahay. At ngayon, sabi niya, ayan, maaliwalas na. Pag akyat mo, malaki yung waiting area, malaki yung reception area, yan talaga ang bahay ng politiko. Nung bumalik si Marcos sa Ilocos, sabi niya, what did you do? What happened to this wall? Eh sabi niya, tinapong ko doon sa likuran, yung mga bricks na yon. Naku, sabi ni Marcos, hindi mo ba alam? Tinawag siya, kinuskus niya yung isang brick. Ginto pala yon. Ganun para kadami, isang buong pader. Anyway, nabanggit ko lang yan sapagkat para malaman ninyo, noon pa lang kinakasal sila at nung sila'y bagong asawa, meron na talagang mahalagang kayamanan na hawak ni Marcos. At ito, hindi lang si Imelda ang nakakita nito. Yung mga nagtrabaho doon, yung mga nagbit-bit ng mga bricks na yon, kung saan man sila dinala, kung saan man dinala yung mga, yung dindig na yan na binakbak niya, at marami pa rin mga kaibigan si Marcos na nakita yan, kung gano'ng kadami yan, at kung saan ito dinala, at kung hanggang saan ito nakatago. At tayo marahil hindi natin to alam sapagkat wala naman tayo doon. Ngunit maraming taong naka-witness nito, maraming nakakaalam. Isang taong buhay pa. Yan, nagsulat siya just about a week ago. This is the son of Senator Roy. Senator Roy was a contemporary of President Marcos at that time. Kaya siya ang nagsasabi nga na dinala siya, yung kanyang ama at saka siya. Dinala siya sa isang lugar kung saan man yon at nakita nga niya. From the floor to the ceiling. Yang mga naka-layers na yan na gold bars. Kaya sinasabi ko niyo sa inyo kasi sinulat ito. Hindi ako nakakita nito. Hindi ko alam yan kung ano man yan. Ngunit ito ay nabalitaan natin sa mga pagbibigkas nito, mga taong nakakita nito. At hindi lang nila nakita, sinulat nila yung kanilang personal and actual witnessing ito sa mga gintong pinag-uusapan ngayon. Kung saan napunta yan, kung saan dinala yan, hindi ko po alam. At marahil hindi rin alam ng ibang nakakita niyan sapagkat ang nakakaalam lang niyan ay namatay sa Honolulu noong 1989, si Ferdinand Marcos. Yan po ang maikling kasaysayan ng kanilang buhay hanggang sa sila ay nag-asawa. Si Marcos patakbo ng third term sa Congress doon sa Ilocos Norte at sinabi nga walang nananalo dito ng pangatlong term. Jinx yan. Ang ibig sabihin, dalawang term lang ang mga congressman dito. Ngunit mag-asawa na si Imelda at saka si Ferdinand doon. Kaya sabi ni Imelda kay President, kay Ferdinand Marcos, papapanalunin kita, magtatrabaho ako sa kampanya para manalo ka ng third term. Anong ginawa ni Imelda? Yung kalaban ni Marcos diyan, isang malaking-malaking pamilya. Ang ginawa ni Imelda, nagpadala siya ng isang basket ng mangga. Tinanggap, ngunit ayaw makipagkita sa kanya. Sumunod, nagpadala siya ng isang kaing na mangga.
tinanggap, ngunit ayaw din magpakita sa kanya. Ang sumunod, nagpadala siya ng isang jeep puno ng mangga. Tinanggap at sabi, sige nga, mag-usap tayo. Ayun, pumunta ang Imelda doon sa pamilya na yan at kinausap niya, huwag na kayong lumaban kay Marcos. Hayaan na niyong manalo siya ng congressman. At ang mangyayari dito ay matutulungan ang ating distrito dito sa Ilocos. Igagaranti ko sa inyo na kung ano man ang mga proyektong kailangan nyo dito, sasabihin ko kay Marcos na tulungan kayo para maisagawa ito. Because of the charm, the diplomacy, yan, diplomacy, at yung kanyang pagsalita na nagpapakumbaba, na kung maaaring magsama na sila for the benefit of Ilocos Norte, nag-withdraw. At si Marcos nanalo ng third term as congressman. Yan. Yan ang kasaysayan ng sinasabi. Yan ang sikreto ni Marcos. Hawak niya yung tatlong I. Hawak niya yung Iglesia ni Cristo. Hawak din niya lahat ng mga kinakailangan na logistics. At saka yung kanyang secret weapon, yan si Imelda. Hindi na secret at the time. Kasi nakita niyo kung paano magkampanya si Imelda at kung paano gumapang para manalo si Ferdinand Marcos. On the third term, naisip na ni Marcos, it is about time, tatakbo na siya for the Senate. Sabi nga ni Imelda, bakit maigsi lang ang ano mo at takbo ng Senate? Ang sabi ni Marcos, because I want to be someday President of the Republic of the Philippines. Kaya saan ang galing yan? Yung isang kaibigan ni Marcos na senador na, sinabi sa kanya, salita ka ng salita na gusto mong tumulong sa bayan. Why don't you run for the presidency? Kaya yon sinabi nga ni Ferdinand Marcos nung panahon na yon, eto na, kasama ko na si Imelda. Liberal ako, si Imelda nationalista. Makukuha ko ngayon yung mga ibang mga nationalista leaders dahilan nga sa malaking familia ito sa Visayas region na pagkampanya namin, malalapitan niya yung mga nationalista leaders at makukuha. At yan na nga ang nangyari. Presidency ang kanyang goal. Ngunit tumakbo muna siya for the Senate President. At yan ay national na rin yan, national campaign. Nung panahon na yan, wala pang television na mapapanood ka yung mga propaganda mo. Wala pang radyo na kung saan pagsalita mo dito sa Manila, dinig ka na sa buong Pilipinas. Kailangan talaga lahat ng major cities, lahat ng mga probinsya pupuntahan mo, magkakampanya ka, maglalagay ka entablado, magsasalita ka. At ang kanyang secret weapon, pagkatapos niyang magsalita, ayan, si Imelda kakanta. Kaya ang memoryado na awit ni Imelda noon, yung dahil sa'yo. Kaya naging parang signature national anthem na niya yon in a way. Ikot sila ng ikot sa buong Pilipinas at lahat ng mga nilapitan, tandaan ninyo ito, mga nationalista leaders na kuha nila at yung mga liberal leaders na nakay Marcos naman, yan ang nakapanalo sa kanya. Number one siya sa senatorial lineup, pinakamaraming boto siguro sa ating history na nakuhang boto sa pagka-senator, yan si Ferdinand Marcos. Pero itong tandaan ninyo, kahit na si Marcos ay liberal, ang buong akala niya, ang presidente kasi na nung panahon na yon, kasi na, natapos na yung term ni Magsaysay, ay si Makapagal na. Si Makapagal ay liberal. Kapartido ni Ferdinand Marcos. Sa buong akala ni Ferdinand Marcos, ay susuportahan siya ni Diosdado Makapagal, yung presidente, sa pagtakbo ni Marcos for the presidency. Hindi lang niya nalaman na interesado pala si Makapagal tumakbo for re-election. Kaya ang nangyari dyan ay, nako, wala na akong pwesto ngayon sa Liberal Party. Kaya ang ginawa ni Marcos, kasi yung Nationalista Party noon, nagkakaroon nito, ang kasi dalawang partido lang, meron silang tinatawag na National Convention. Dyan sa Manila Hotel sinasagawa. Tinatawag yung mga delegado ng kanilang mga partido para dyan sila boboto, pagpipilian lahat ng mga gustong tumakbo for the presidency, pagpipilian sa kanila by voting para malaman kung sino yung kanilang i-endorse. Pag na-vote na nila yan at yun ang nanalo, yun na ang united na yung partido na yan para yun ang kanilang susuportahan. Paano ngayon si Marcos makakapasok dyan sa partido ng nasyonalista? Apat na yung kanilang kandidato dyan na naka-advertise na. Andyan si Gil Puyat, andyan si Pelaez, andyan si Tolentino, andyan si, sino pa ba yung isa? Si Lopez, kung sino ba, sa apat sila. Kaya halos wala, si Puyat, wala na siyang mapapos, ang dami nila, papano pa siya? Ngayon, pumunta siya doon kay Senator Roy para dalhin siya ni Senator Roy doon kay si Laurel at doon siya lumipat ngayon si Marcos sa Nationalista Party para siya makatakbo doon sa convention.
sapagkat incumbent president si Makapagal, hindi na siya mananalo dyan sa convention. Incumbent kasi presidente ng Pilipinas. Kaya dun sa Nationalista Party Convention, meron pa siyang tsansa na makapasok. Kaya dyan, yun na nga, sabi ko nga, sa kasaysayan natin sa buhay kung bakit ba nakasama ako dyan, na si Imelda, hinila lang ako, pumunta kami sa, dyan sa, ano, sa Baclaran, naglakad kami ng paluhod para magdasal, para si Marcos ay manalo doon sa convention. By some miracle, perhaps the, yung sinasabi nga, the miracle of numbers, 777 votes ang nakuha ni Marcos doon sa Nationalista Convention sa Manila Hotel. Mahaba yung panahon. Nagkaroon pa ng tie, nagkaroon pa ng... Dalawang beses nagkaroon ng butuhan hanggang sa nanalo siya. And so then he was declared as the official candidate of the Nationalista Party for presidency of the Republic of the Philippines. Yun na ang maikling kasaysayan na binahagi ko sa inyo. Noong nagpresidente na si Marcos, nanalo siya doon sa eleksyon na yon. Andito sila sa lugar namin kung saan man yan, kasi yung parang safe house nila diyan sa Ortega, yung Ortega pampangalan niyan, sa Mariano Marcos Street, parang campaign headquarters na yan. Kaya naghanap sila ng ibang safe house, at doon sa safe house nila nung gabi na inanunsyo na sa lahat ng canvassing ng votes sa mga presinto panalo si Marcos, lumapit siya kay Mrs. Marcos at sinabi niya, "My First Lady." Yan po ang kanyang sinabi para ibahagi sa kanyang unang ginang na nanalo sila ng eleksyon na yon. Meron pa ba tayong panahon para ipagpatuloy ito, sapagkat noon nga ang sinabi nga ni Imelda kay Marcos, "What will be my role as a First Lady?" Ang sabi nga ni Ferdinand sa kanya, "I will build a strong house and you, Imelda, will make it a home." Kaya si Imelda, sabi nga niya, "What makes a home?" Dito na lumalabas yung kanyang pagiging isang ina, a mother. Ang sabi niya, "What makes a home? It is love that makes a home. What is love? Love is the true, the good, and the beautiful. Love is God. God made real." Kaya yun ang sinimulan ng kanyang kabanata bilang unang ginang at ina ng bayan. Kaya pag ating pag-uusapan, anong mga nagawa niya nung siya ay First Lady, wala pa siyang titulo, hindi pa siya governor ng Metro Manila, hindi pa siya Minister of Human Settlements, ano na ang kanyang naisip? Naisip niya ng unang-unang kailangan gawin ay itong mga tirahan ng mga batang walang nag-aalaga sa kanila. Isang ina, alam niya ang ibig sabihin ng maulila. Naramdaman niya ito nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. Nawalan siya ng ina na talagang buong buhay niya ang halos nakapaligid yung how is this? Her whole house, her whole life was enveloped by the love of a mother. Kaya yung unang-unang naisip niya na igagawa para sa Pilipinas bilang First Lady ng bayan ay gumawa ng tirahan para sa mga batang walang mag-aalaga sa kanila. Yun ang tinatawag ng yung kanilang orphanage, ang tawag niya dito, Nayon ng Kabataan. Yan ang tinawag niyang Children's Village. At naglagay din siya na isang home for the girls malapit doon. At ang katabi niyan ay, doon siya nagtayo, at tatlo pala yung tinayo niyan. So, sinulat ko ito eh. Tagal na, ano? This was about 50 years ago or 60 years ago na pa ito. Yung Marilac Home for the Girls, yung Study Center for Children, at yung Nayon ng Kabataan para sa Children's Village, at yung Training School for Boys. Lahat yan magkakatabi na mag-aalaga ng mga batang naulila sa ama o naulila sa ina o naulila sa dalawang kanilang mga magulang. At katabi niyan, tinayo din niya yung tinatawag na Golden Acres. Ito yung isang complex of homes and facilities adjacent to these children villages para sa pagtutulong sa mga senior, yung mga elderly, na wala na rin mga pamilya at wala na rin nag-aalaga sa kanila. Yan ang pagmamahal ng isang ina. Talagang pinakita niya na ang unang-una niyang maisasagawa para matulungan yung sinabi nga ni Marcos, build it a home. A home, especially to those who do not have a home. Kaya sasabihin niyo, akala namin yung Cultural Center of the Philippines ang kanyang unang tinayo. Hindi po. Yung Cultural Center of the Philippines, nangyari na yan mga after several months na habang ginagawa na itong mga binanggit ko sa inyo. Ito yon sa
sa inauguration na. Inauguration na ni Marcos as president. Meron siyang mga binisita, meron siyang mga inanyayahan ng mga bisita galing sa iba't ibang bansa at mga kaibigan nila. At isa sa mga bisita noon, si Mr. Rockefeller. Isa sa mga pinakamayaman sa Amerika at isa sa mga tinatawag nga ng mga billionaires doon. Isa yan sa mga guests. At nung isang araw na iniikot ni Imelda si Rockefeller paligid ng Maynila, wala siyang mapakitang maganda. Wala tayong tanawin. Wala tayong monumento lang ni Rizal ang meron. Pero nung dumadaan sila sa Rojas Boulevard, yun ang dagat na nakikita. Anong sabi niya kay Mr. Rockefeller? Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines. Sabi ni Rockefeller, Imelda, that is all water. Yes, Mr. Rockefeller, on the first year, we will raise the waters. We will raise the land above the waters. On the second year, the building will raise on the land that we will raise from the water. And on the third year, the curtains will rise on the cultural center of the Philippines. Ang yabang niya magsalita, ano? Pero sa isip na niya, magagawa niya ito. Magpapatayo siya dyan ng cultural center of the Philippines sapagkat wala nga tayong mapapakita sa mga ibang mga dayuhan kung anong meron tayo dito sa Maynila itself. So yun ang nangyari. At si Rockefeller would have been, siya sana yung guest of honor, pero nagkasakit siya. Nung natapos na yung cultural center, nagkasakit siya sa India, papunta siya sana dito. Kaya sabi niya, I'm sorry Imelda, I'm coughing here, I'm sick, I'm in India, I cannot attend the inauguration of your cultural center. But I will ask President Nixon to send somebody in my place. Ang pinadala ni President Nixon ay sino? The Governor of California, Ronald Reagan, and Mrs. Nancy Reagan. Sila ang kasama ni Imelda sa pag-inaugurate ng Cultural Center of the Philippines. Kaya makita ninyo, yan ang naging kasaysayan yan. At ano yung Cultural Center of the Philippines na yan? Basahin ninyo ang nakasulat yan. The Sanctuary of the Filipino Soul. Ang ibig sabihin yan, kung ano man ang kadakilaan na kayang gawin ng Pilipino, dyan na natin ipapakita. Ballet, music, dance, art, painting, sculpture, lahat ng creative genius ng ating lahi, dyan ma-enshrine sa Cultural Center of the Philippines. Kaya yan ang unang-unang tinayo. Hindi ito galing sa pera ng pamahalaan. Si Imelda nagtayo ng mga benefit shows. Lahat ng kanyang kinita doon sa benefit shows, yan ang una niyang ginawa. Binili niya muna yung lupa na inakyat doon sa karagatan. Yung lupa na yon inutang niya sa bangko. At yung utang na yon tinayo yan ng cultural center. At sa ilang performances lang ng cultural center, siguro 4 o 7 performances, nabayaran na yung utang niyan sa gobyerno, sa bangko. Kaya dyan yung mapapakita na unang ginang pa lang siya. Wala pa siyang posisyon sa pamahalaan. Ngunit sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagmamahal sa bayan, sa kanyang pagiging isang ina. Ang ina kasi, tandaan ninyo, the mother is the most resourceful person in the world. Kahit na anong hirap, kahit na anong pagkukulang, kaya nilang idugsong-dugsong. Kaya nilang gawa ng paraan upang mabuo yung kanilang iniisip. Kulang man ang pagkain, alam nilang pagkahati-hati. Kung wala mang makakain, alam nila kung ano yung pagbibili. Ganyan ang ginawa ng isang nanay na kagaya ni Imelda Romualdez Marcos sa pagtatayo ng Cultural Center of the Philippines. Nag-isip siya, ang daming mayayaman. Nagbenta siya ng tickets, magkano? 5,000, 10,000, para manood ng kanilang performance dyan sa hindi man sa Cultural Center, sa Film Life Auditorium pa, wala pa yung Cultural Center na yan. Sa maliliit na auditorium kung saan-saan, naggawa siya ng mga benefit. At pagkatapos, yan nga, inutang niya yung kinita dyan para magpatayo ng building na yan. Ang architect na yan, isang national artist, si Leandro Locsin. Nung ang ini-interview ko, nung buhay pa si Mr. Locsin, yun nga ang sinabi yan, talagang nakakahanga ang pagkagawa nito. Sapagkat yung unang design namin, hindi inaprubahan ni Imelda. Ang sabi niya, huwag niyong takban ang kagandahan ng ating horizon kung saan pinapanood natin ang paglubog ng araw. The Manila Sunset, which is so famous throughout the world, huwag nating takban yan ng mga gusaling saan-saan na lang nagtataasan. Kailangan kapantay ng ating horizon. Saan nakuha ni Imelda yung ganong klaseng pag-iisip? At paano niya makikita ang ibig sabihin ng horizon? Sapagkat lumaki siyan tabing dagat sa ulot sa Tacloban at araw-araw na naglalakad siya papunta sa eskwelahan o galing sa palengke pa uwi sa bahay, anong nakikita niya? Yung karagatan
nakaharap niya. The Pacific Ocean, kung saan nakikita niya yung horizon na yan. Kaya yung kanyang sense of balance, yung kanyang aesthetic knowledge, at lahat yung kanyang artistic way of looking at life, saan ang galing? Sa kalikasan. Ang sabi nga niya, you cannot be more beautiful than nature itself. Yan na ang ating paninindigan. Yan ang isang ina. Ang nagsasabi ngang ganito tayo kailangan mag-alaga sa ating mga pamilya, sa ating mga minamahal, at sa kinakailangan, kagaya ng kanyang tinuntungan as First Lady sa ating buong bayan. I speak to you of, you know, of her life only up to this period sapagkat marahil ngayon nga lang na maikikwento sa inyo ng kahit sino man ang buhay ni Imelda na nilalait-lait. Ilang beses na siyang kung ano-ano mga sinasabi na estrambotika, ang dami-daming sapatos. Yang sapatos na yan, halimbawa, ilan yan? 3,500, sabi nila, hindi. Kung bibilangin talaga niya, mga 2,000 plus lang yan, talagang ekseheraw ang ginawa dyan. Alam ba niyo ang itsura ng mga sapatos na yan? Tingnan niyo sa ilalim ng sapatos, kung nagamit na ba yan, kung nakatapak na sa lupa, ang lilinis pa. Tiningnan ba niyo kung ano mga sizes niyan? May size 4, may size 5. Alam ba niyo yung size ng paa ni Imelda? Size 9, 9.5. Pero yung mga sizes diyan iba-iba. Nakita na ba niyo yung katataas ng mga takon? Susuot ba ng mataas ang takon si Imelda para malalaman niya pagkatabi niya si Ferdinand, mas mataas pa siya? Yung mga sapatos na yan, saan galing yan? May mga tatak yan, ang mga Charles Jordan, mga tatak na magaganda. Bakit? Bakit ang dami? At bakit yan ang mga tatak? At bakit ang gaganda? At bakit nga andon nakatago sa isang kwarto sa Malacanang? Sapagkat nung panahon niya as unang ginang, at nakapagbiyahe na siya sa ibang bansa, nakita niya halimbawa sa Italy, ganito pa kalayo gumagawa ng sapatos? Talagang handmade. At yung leather ninyo malambot. Paano nangyayari ito? Ang sabi nila, isa lang namang pinagagalingan yan, yung baka lang eh. Sabi, baka, bakit yung sa amin matigas? Eh baka hindi kayo marunong ng tanning kung paano pinapalambot yung ano na yan, yung ano na yan, yung leather na yan. Ang ginawa niya, inimbitahan niya ngayon, punta kayo sa amin kasi meron kami sa Marikina eh, gumagawa ng mga sapatos, kaya lang hindi kagaya nito. So doon tinuruan kung paano magbilad ng leather, kung paano magkaroon ng tanning, kung paano gagawin yung pagholma. At ang tayo naman, ang gagaling ng Pilipino dyan, ang daling matuto at ang galing natin talaga sa artistry at sa craft. Kaya yan, lumaki at lumaganap talaga ang Marikina new shoe industry. At sa bawat ginagawa nila, aba, yung mga ibang tindahan at saka gumagawa ng sapato sa ibang bansa, sabi nila, gawin na lang yun sa Pilipinas, mas mura ang labor. Pero, yung tatak namin. Kaya, bawat gawa nila na magandang sapatos na ine-exhibit o binibenta sa ibang bayan, sa ibang bansa, nagbibigay sila ng rekwerdo kay Imelda. At sabi, ito po pinadala namin sa Italy, ito pinadala namin sa France, ito pinadala namin sa Milan, ito ginamit ng mga models doon, kung saan-saan lugar, sa Spain, sa Barcelona. Nireregaluhan si Imelda as a token of gratitude, kaya dumami ang sapatos sa Malacanang. Kaya nung sabi ni Imelda, anong pinagkakagaluhan nila na tinatago ko sa Malacanang sapatos na pagkadami-dami? Eh hindi nga ako makasuot ng sapatos na mataas na takon. Kasi pag naglalakad kami ni Presidente Marcos, andun ako sa likod niya ng a few steps para pagkuha sa retrato, pantay kami. Kasi kung ako nakasapatos mo ng mataas, ang pangiting na yung babae mas mataas sa Presidente. Imagine even that sa choreography na isip niya. Kaya sabi nga niya, paano ako magsusuot ng mga sapatos yung pagkataas-taas na takon? And what did she say? Every time tinatanong, oh, Imelda, you have 3,000 pairs of shoes. Wow, grabe, estrambotika, extravagant, ostentatious, ganyan. Sabi niya, you know, I'm glad that they only found shoes in my closet and not skeletons. Yan ang kanyang paninindigan. Kaya sa dinami-dami ng paglalait sa kanya, dyan yung makikita. Parati niyang pinaninindigan kung ano yung katotohanan at yan ang katotohanan. Marami pa itong makikwento ko sa inyo sa lahat ng mga kanyang naisagawa. Ngunit dyan ko lang ibabahagi na hanggang sa lahat ng kanyang proyekto, ang unang-unang iniisip niya yung tinatawag nating the rising spirit of mothering. Sa lahat sa atin ngayon na nung nakaraang araw, pinagdiriwang natin ang ating mga ina, nagkataon tayo dito sa ating kasaysayan. In our contemporary history, we had one great lady who also loved the Filipino people. Whatever else you say against her,
or whatever else you may do or say or speak or write to criticize her, I will continue this story when the time comes. Pero ngayon lang ang aking unang-unang pagkakataon na simulan ang storya ng isang dakilang ina, si Imelda Romualdez Marcos.